Kamusta ka dyan, Mang Jerry, sa City Cemetery? Kamusta ka dyan? Okay naman siya, sir. Wala bang nawawala dyan na kalansay na binuksan na nito? Wala naman, no? Wala po, sir. Ibutan ko man ito na dyan. Mang Jerry, walang binuksang nito dyan? May mga kabaong ba nabukas dyan? Mga wala ng kalansay? Wala po, sir. Wala sir, naman. Lagi ko man ito iniputan. May nagpa-disinter dito. Justice ko, tulungan ko sila. Dinabalik din namin kaagad na makaayosan nito. Okay, sige. Ganito. Oo, ganito, Mang Jerry, kasi mayroong kalansay na nakita sa Santa Lourdes. Nakita mo ba yung kalansay? Na nakita mo na? Wala pa po, sir. Wala pa. O, sige. Yung dito, marami ako nakikita kahit yung magkasama tayo noon, nagpistang patay. O, di ba? Pag piyestang patay, magkasama tayo, meron kang binubuksang pasintabi sa mga kumakain tanghalian, may inuood, mayroon pang mga dugo-dugo. 'Di ba? Nakikita ko 'yon. Ikaw ang umahawak noon, matindi. At nilalagay mo sa sako, 'di ba? Sige, ganito, may bangkay, papakita ko sana sa iyo yung bangkay. Gusto ko lang malaman sa tingin mo, ikwento ko na lang ha, yung bangkay na ito. Kunti na lang yung ngipin bago dry na siya, tapos may biak na sa ulo eh. Tapos medyo maitim na siya. Itong kwento ko ito, sinasabi ko ito, pagpalagay mo lang, napipicture out mo ba? Sa tingin mo, mga gaano nakatagal? Ito, kung gano'n status nun, sir, matagal na po yun. Kasi, kung bago lang namatay, pag isang buwan o sobra, isang buwan o dalawa, malangsak yan, at saka may laman-laman pa natitira yan sa mga lipid. Ah, ganun? Upo ka itong utak. Kasi ba sa mga, ano yan, parang gatas yan eh. Ang utak natin pag nagbaho na, yun ang grabe ka lang sa. Okay, isang buwan sa isang... Hindi, sa ano type? Formalin? Baka may formalin yun. Eh, kung may formalin po, sir, hindi naman gano'n. Ano, halos dali po nang pinatanggal dito. Oo. Maputi pa rin siya sa ano ng nicho. Ewan ko lang yan, kung inaabot yan ng tubig dagat, kung ano sa putikan, kaya umitim. Wala. Sa type posibilidad na rin na ano, wala pang isang buwan, sir. Oh, hindi, gubat kasi yun siya. Ang pwede lang mangyari sa buto at kalansay na yun, pwedeng naulanan, pwedeng nainitan, at pwede rin kainin ng mga hayop gubat, yung mga laman-laman. Ano po yan, sir? Sa ano yan ang bayawak, talagang balik-balikan nila yan. Kainin nila talaga ang laman. Pero kainin pa ng bayawak, sir, yung utak, hindi basta nila maano sa loob ng bungo. Oh, di basta matanggal yun. Hindi po, sir. Kasi kahit mag-asisa ko dito, mag-autopsy kami, mag-dalawang taon. Apat na buwan, nalabas namin, buo pa talaga. Ano na? Dalawang taon na bangkay na nandyan sa loob? Pagka nilabas ninyo, buo pa? May laman-laman pa? Buo pa, sir. Kasi laki man ako nag-asisa, mag-autopsy. Kahit sa Loyola. Oh, pag sige. Pinawag nila, tulong ako sa kanila. Oh. Kung inautopsy ito yung sa old cemetery, oo. Nano na mga polis. Oo. Mag-i-panlinggo bago nila nakuha, buo pa nga. Buo pa, okay, sige. Yan ay may formalin kasi, kaya siguro, tapos kulob. Buo, kaya kahit naabuti ng 2 years, buo pa, may mga laman-laman pa. Wala, sir, masisa ito, na yung balat, paagnas na. Paagnas na, oo. Pero kung halimbawang Mang Jerry, halimbawa na 2 weeks pa lang, yung bangkay, mga 2 linggo o 3 linggo, sa tingin mo yung mangkay na yon, pag nasa labas, hindi nasa loob ng kabaong, pagka naulanan, naarawan, sa tingin mo magiging kalansay kaagad, tapos yung bungo niya talagang crack na kaagad sa ulo? Ay, hindi po, sir. Kung may crack sa ulo, malamang na pinalo yun. At saka yung laman niya, hindi basta maubos yun. Kasi ang unang mabubulok lang, itong piece niya lang ng beer natin, tapos sa balikat. Pero Oo. Ito sa mga ribs natin, matagal yan mga ano? Oo. Matanggal yan. Matagal matunaw. Okay. Kasi yung pinasal beach na katulad yung galing sa Tagbarong, si Ate dito ng PNP. Oo. Tinuksan ko sa balde, nalagay lang sa balde. Sa balde? Tinuksan ko, nilipat ko sa para may libing ko lang doon sa Kulumbaryo. Oo. Magkas pa. Oo. Ilang araw na yun, buo-buo pa nga kahit yung braso. Ano na? May mga araw pa lang pero kompleto pa rin talaga. Kompleto pa. Kompleto pa po, sir. Nakakita lang yun sa Tagbarong, sinapit nila rito. Okay, sige. So ito, kung
kung ikaw yung titingin dito sa kalansay na at bungo na nakita, hindi ito 2 weeks, kundi matagal na. Opo, sir. Ano sa pananaw ko? Kahit sabi may isa kang bungo niya, ang utak, hindi pa sa mga ano niyan. Paupo sa loob ng ulo, ng bungo. Oh, ay, pag natunaw yan, pagkala mo, lakas na yung kundins, nakagrabe ka ng saya. Ah, ganun? Eh, paano yung uod? Di ba kasi mabilis talagang kumain din ng laman ng tao yun, yung mga uod-uod? Oo, kung kinain man ng uod, inuod siya ng gusto, oo, makikita dyan sa bangkay, nandyan pa rin yung ibang uod. Kasi siksikin pa rin nila yung mga katas-katas na ngayon dyan sa lupa. Oo, oh, ganun ang pangyayari pagka inuod talaga. Okay, so... Hindi na makatago yung ano, yung malalaki ang uod na nagano sa... ano, ng patay na tao yan. Oo. Pagka ganitong ano, yung base doon sa kinikwento ko sa iyo, sabi ko nga, konti na lang yung ipin bago dry na yung bungo, kulay itim na. Sa tansya mo lang, mga gaano nakatagal, taon na kaya ito o buwan ba lang? Ay, matagal na po, sir. Matagal na? Na po yun. Kasi dito kahit magbunot ako, binabasihan ko talaga yung ulo. Ulo? Kaya yung utak talagang pinakamababo yan. Pag natunaw na, magarabi ka lang sa... Okay. Pagka ano, pagka dalawang linggo, dapat nangangamoy pa. Dapat may laman pa, nangangamoy. Oo, oh, mangangamoy pa yan, sir, sa pagdun sa kinamatayan niya. Kasi yung katas magkakayo, ano, sa lupa. Ay, kung ano yun, kung maulanan ang maulanan yun, baka mawala na rin yung lang siya. Wala, kahit maulanan yan, sir. Kabisado ko kahit mga singaw dito na nito. Pag nire-reaker ko na, halimbawa, nagtakit sila, purahan, hapo na, hindi masara ng gusto yung ano, pintuan ng nito. Dalawang linggo, mag-isang buwan, bago maangamoy ng gusto. Oo. Okay, sige. Saka hindi gano'ng mga kahit kumaulanan, sir, hindi mangingitim sa agad yung ano. Yung bungo? Yung bungo. Oo. At saka yung... Maliban lang kung sa lupa, may puti, maputi kang kinamatayan niya. Yan. Ay, madali sa maano sa putikan. Oo, pero hindi basta mawala yung amoy. Nandoon talaga yan. Matagal mawala yung amoy ng tao. Kaya kahit dito pag nag-ano kami na magasis ako magutok sa damit ko sinusunog ko eh. O, oh, ganun? Nag-ano talaga sa damit niyan. No, so ito, pagpalagay natin ito na matagal na talaga ito, hindi, ano naman eh, hindi naman tayo nangingi alam doon sa investigasyon, pero ito, na nakatawag lang ako sa iyo kasi ikaw eksperto talaga sa mga kalansay, sa mga patay, na-experience mo ito, kabisado mo yung ganitong usapin, Mang Jerry. Bilang sa pulturero. Oh, ano ko na, kabisado ko na yung ano. Bangkay na ganyan na kahit matagal na kung hindi siya malulog sa putikan, hindi mangingitim yung bungo kahit mga puto niya. Mang Jerry, yung 2 weeks na yan na walang formalin, walang gamit, tapos exposed siya, ano yung sa tingin mo na nakakabit pa doon sa bungo, sa mga kalansay? Yung anis niya, yung buhok, matagal maano yan, sir. Kasi kung kinain niya ng hayop, oo. Ang sa ating experience ko, ang dinipiran niya na pa sa tiyan. Pero yung... Tiyan niya na pinapanatan yan. Oo, tiyan talaga, kasi doon yung mga bituka-bituka ng tao. Opo. Pero yung sabi mo, yung anit, yung buhok? Sa oo, kaya lagi ako nagtanggal dito kung may nagpa-disinter. Makakapit na talaga ang anit. Kahit nagutoksikan ko. Sa loob ng... Oh, sa loob ng 2 linggo, yung buhok, kapit na kapit pa yan doon sa bungo. Opo, sir. Okay, sige, malinaw na. Oo. Mang Jerry, maraming salamat dito sa pag-share ha, ng experience mo dito sa mga patay, sa bungo at kalansay, at sa dyan sa sementeryo natin. Thank you, Mang Jerry. Okay.